Welcome back mga kapamilya dito po sa Teleradio On The Spot. Aba, eh, kagabi, meron na pong pahabol na announcement po, no? Galing po sa kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Meron po siyang hinirang na dalawa na naman dadagdag sa kanyang administrasyon. Kabinete. Oo, so yung National Security Advisor nga po, pwestong ibinigay po yan kay dating UP Political Science Professor Dr. Clarita Carlos. At yun naman po, Department of Agrarian Reform, kanya pong ibibigay sa pamamahala ni Abono Party List Representative at House Deputy Speaker Conrado Estrella III. Eh bakit po sa tingin ninyo matunog po yung pangalang Estrella? Dahil siya po ay apo na. Ha? Apo na. Nung dating Agrarian Reform Minister sa administrasyon si Conrado Estrella I ba yun? Conrado Senior. Siya ay apo na nung Agrarian Reform Minister nung administrasyon ni Marcos Senior. Haba. No? Oo. So, ito nga po't siguro tinatanong po ng mga kapamilya natin ito pang posisyon na ito ay binigay sa kanya dahil siya po ay nanggaling na po sa angkan ng dating naging Agrarian Reform Minister. Talagang sikat itong political family sa Pangasinan. Pangasinan, no? Talagang naman yung Pangasinan. Malaking part of the Solid North, di ba? Yes, partner, di ba? Oo. So, syempre, marami din interesado malaman ano yung kanyang kakayanan para mamuno sa Department of Agrarian Reform. Ay, mabuti na lamang at pinagbigyan po tayo ngayong umagang ito. Makakapiling po natin ngayon sa linya na ating telepono ang bagong hirang na Agrarian Reform Secretary si Representative Conrado Estrella III. Kong, maganda umaga po, Tony and Danny. Ay, maganda umaga sa inyong dalawa. Mabuhay kayo, Tony and Danny. Salamat. Yeah, good morning, Kong. Thank you, ho. Salamat po. I am honored in your program. Salamat po. Opo, syempre, alam na nga po namin na kayo ay apo, no? Nung dating Agrarian Reform Minister, ito po ba ay naging sabihin na nating factor sa pag-alok sa inyo nitong pwesto? Palagay ko, isa na rin ito sa factor kung bakit. Sapagkat ang sabi ng ating Pangulo, sabi niya, syempre, ang unang-unang sekretary ng Agrarian Reform ay walang iba kundi ang iyong lolo. Kaya I'm sure you will try to perform well. At least, yung sabi nga niya sa akin, kailangan natin galingan dalawa dahil yung tatay ko at yung lolo mo, mahuhusay na tao yan. Kailangan. Kahit pumantay lang tayo, sabi niya. So nag-usap nga po kayo kahapon lang doon sa headquarters po ni President-elect Marcos sa Mandaluyong. Yes. Ngunit matagal na namin pinag-uusapan ito. Nung na kampanya pa lang, pinag-uusapan na namin. Kasi ako'y congressman for eight terms na. No? Ikawalong term ko na ngayon. Mm-hmm. At isa sa mga focus ko ay itong mga magsasaka. Siyempre, itong agrarian reform. Do you know that tomorrow, 50 years na itong PB27? Oo. Ika 50th year na niya. At gusto naman natin magkaroon talaga ng isang malaking pagbabago, isang malaking progress tungkol dito sa programa natin sa Agrarian Reform. Opo. Siguro, if you will indulge us lang, Kong, kasi syempre alam naman po natin na noong panahon din po ni dating Pangulong Cory Aquino, nasinikap din po nila na maipatupad nga itong comprehensive agrarian reform program, no? At dapat parang it should have lasted for 25 years pero na-extend lang po, ano? So sa ngayon po, Kong, ano pa ho ba ang hindi pa na-accomplish nitong programang ito, yung CARP? Marami pa eh. Katulad halimbawa, do you know that there are other places? Aking na-discovery lang na meron tayong inisyuan ng mga CLOA. Mm-hmm. O ito yung tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. No? Mm-hmm. Marami tayong inisyuan ng CLOA, ngunit hindi pa sila nakakapasok doon sa lupa na dapat kanilang sinasaka na ngayon. Mm-hmm. Dahil? Bakit? Yun ang kailangan kong malaman. At ngayon ko lang nalaman na hindi pa sila nakakapasok hanggang ngayon. Dahil may nag-i-squat na doon sa lugar nila, sa lupa nila. Ay, malamang, siguro. Ay, merong
hindi nag-ispat o baka hindi sila papasukin ng dating may-ari. Oo, landlord. Pagkatapos, nung time ng yung PD-27, yung original, anong time ng lolo ko at saka ng mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos Sr., ang ating focus is only rice and corn. Yeah. Ngayon, nung nagkaroon ng bagong administration, dinagdagan natin. Ang wala naman na pong tutul doon, ngunit we should have done it gradually kasi we took more than what we can swallow. Mm-hmm. Pero mo, from rice and corn, hindi pa natatapos, dinagdagan natin lahat. Mm-hmm. Kaya yan ang gusto kong tignan din at pati na yung mga but anyway, kung ano man yung nandyan na, kailangan, let us work on it. Mm-hmm. Kaya ako'y magkakaroon ng, meron na akong mga kausap ng mga dating secretary ng agrarian reform na ako'y bibigyan nila ng briefing kung ano talaga ang status. Kasulad na limbawa nito, we have established the fact na yung mga ating mga binigyan ng CLOA, hindi natin alam kung nakabayad na o ano, sapagkat hindi updated ang ating amortization table. Kaya baka mas mahal pa yung sigilin natin sila kaysa sa i-condone natin. Ayan ang mga dapat natin pag-aralan ng gusto. Yeah. Danny and Tony. Oo. Kung itanong ko lang, no, kasi ito medyo mainit na balita dahil, di ba, alam niyo naman yung campaign, promise ni Presidente Marcos, ni Bongbong Marcos, na ibababa niya yung presyo ng bigas, no, 20 pesos per kilo. Although, hindi naman masyadong concern nito, actually, Department of Agriculture. Pero may statement na ginawa si Undersecretary, si Bernie Cruz, yata yung nagsabi, na ito ay feasible, pwede naman ipatupad. No? Dark kasi ay USEC siya. No? Tapos sinabi niya, ng 20 pesos per kilo daw, pwede ipatupad sa 2023. Ano ho ba ang tingin nyo? Pwede ho ito magawa? Marami ho kasi umaasa sa ganitong promise. Una-una, hindi naman pinangako ng Pangulo natin. Hindi naman niya sinabi yung pinapangako niya. Na ibababa natin sa 20. No? Yan, ang dinamit niyang term dyan is that is the aspiration. Aspiration, but, okay. That is the aspiration. Yan ang ina-aspire natin gawin. At alam mo, kasi ayoko magsalita ng tapos with the way technology is being discovered nowadays. No? For all you know, baka mamaya makadiscover tayo ng magandang teknolohiya na mamumultiply natin ang ating ani, no? Ngunit sa aking nag-pencil pusing ako ng sarili ko, itong pagtaas ng mga gasolina at pagtaas ng fertilizer, sa tingin ko, mahirap. Medyo mahirapan tayo dun sa 20. Siguro, pipilitin natin yung 27 to 13. Pero marami tayong gagawin yan. Magsusunog tayo talaga ng kilay niyan. At talagang paghihirapan natin yan. Danny. So parang ang sinasabi kasi, tama ho ba yung datos? Mga 163 billion daw, just in case na ipatupad yan, ang mawawala, let's say, kailangan i-allocate ng gobyerno para mapatupad ho yung 20 pesos na per kilo na aspiration? Palagi ko masasagot ng kahit sinong simpleng mamamayan yan. Katulad nito, halimbawa, no? Tignan natin, for the past 2 years, nagkaroon ng pandemya, maraming nagsarang negosyo. So, doon, malalaman mo na kung nagkaroon tayo ng meron bang mga sapat na revenue ang Pilipinas, plus the fact that meron tayong 13 billion na utang, di ba? 13 kaya, trillion, yeah, almost. Yan, masasabi mo na yan, ha? Kaya ba natin mag-subsidize ng ganun? Hindi ba? Kaya, sa tingin ko, pag-aralan na sinulit, let us go back to the drawing board. But I am not saying that it cannot be done. It cannot be done, no? Kaya lang sa ngayon, I think I will be more comfortable saying mas makakasigurado tayo kung halimbawa 27, 28, yan, palagay ko achievable yan. 27, 28 per kilo, pesos, ganon. Yan, magiging achievable yan. Pero yung 20 pesos, hindi ko sasabihin na hindi natin kaya.
Okay. Kasi baka meron tayong madiscovering mga bagong technology. Mm. Kailangan pag-aralan natin. Sumasangayon ako, kaibigan ko yan si Acting Secretary Bertie Cruz. Mahusay na tao yan. Tama naman yung sinabi niya na kailangan talagang pagkibayuhin ang research. Ano? Katulad, halimbawa, kailangan malaman natin yung type of soil natin. At saka yung acidity level and everything, no? At saka yung tamang bili